Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Maagang umuwi buhat sa trabaho si Carlos. Masakit kasi ang ulo niya dahil sa nilamay na office works kagabi. Dire-diretso siyang pumasok sa payak na bahay na naipundar niya sa pamilya pagkatapos igarahe ang kotse. Gusto na niyang humiga dahil sa matinding pananakit ng ulo. Hindi niya naituloy ang paghakbang paakyat. Nakita lang naman kasi niyang lumabas sa kwarto nilang mag-asawa ang boy nilang si Basti. Pawisan to at nakasampay sa balikat ang damit pang itaas. Napansin din ni Carlos na nakabukas ang zipper ng pantalon ni Basti. Nagulat din ito nang makita siya. Magandang hapon po, Sir Carlos. Parang nangihiyang sabi nito, tsaka nagmamadaling bumaba. Hindi niya ito sinagot. Sinunda na lamang niya to ng tingin bago siya humakbang paakyat. Sa kwarto, naabutan niya ang katatapos lang maligo ng asawa niyang si Joanne. Nagulat ito nang mabungaran siya. Oh, Han, ang aga-aga mo naman yata ngayon. Gulat na tanong ni Joanne sa kanya. Napansin niya ang nakakalat ng mga gamit at tissue sa lapag. May mga nagkalat din na kung ano sa sahig. Ano to? Tanong ni Carlos. Nataranta naman ang asawa niyang si Joanne. Ah, yung shampoo kasi Han, natapon ko kanina. Agad na nilinis si Joanne ang mga nagkalat sa lapag. Habang si Carlos ay nakakaramdam na ng inis. Ang gulo ng kwarto. Hindi po ba pinalinis kay Manang? Medyo napipiko na tanong ni Carlos. Ipapalinis ko na nga sana, honey. Parang takot na sambit ng misis. Nainis man ay hindi na lamang kumibo si Carlos. At dahil masakit ang ulo, ay sa guest room na lamang muna siya natulog para hindi sila mag-away ng misis. Pagpasok ni Carlos, may ilang gamit panlalaki ang naroroon. Sinong natutulog doon sa gabi? Tanong nito si sarili. Isa lang ang boy nila at wala rin siyang driver. Naisip niyang baka si Basti ang natutulog doon. Pero hindi niya pinapayagang patulugan sa guest room ang boy nila. Maski kasang bahay, dahil para lamang yun sa mga bisita nila. Ayaw ni Carlos mag-isip ng kung ano-ano. Gusto na niyang magpahinga kaya minabuti na lamang niyang sa sala na lang matulog. Nagbili na lamang siya sa kasambahay na huwag mag-iingay. Likas kay Carlos ang pagiging mabait, lalo na sa asawa at mga tao sa bahay. Malaki din siyang magpasahod, kaya naman ay talagang nagtatagal ang mga kasambahay sa kanya. Maliban lang sa boy nilang si Basti, na 2 buwan pa lang sa kanila. May itsura si Basti. May maganda itong katawan na animoy nagji-gym. Dahil na rin siguro sa bigat ang trabaho nito. Ito kasi ang boy nila sa kanilang water refilling station sa loob ng kanilang subdivision. Stay in sa kanila si Basti. At libre ang pagkain at may malaking sahod at may benefits pa to. Ngunit hindi niya maiwasan na mapatanong kung sapat ba o kulang ba siya sa pagganti ng kabutihan nito. Ano ang ibig sabihin ng dinatnan niya at ng mga hinala ni Carlos? Gabi na nang magising si Carlos. Tumayo siya dahil nakaramdam na siya ng gutom. Si Ma'am Joanne mo? Tanong niya sa kasambahay matapos siyang hainan nito. Nasa water station po. Marami po yatang umorder ng tubig kaya pumunta si Ma'am Joanne. Akala ko magla-live selling siya ngayong gabi. Anya sa kasambahay. Hindi ko po alam sir eh. Magaling na sagot ni Manang Norma. Sa bahay lang palagi si Joanne. Pero dahil naiinip to kaya nagla-live selling ito ng mga branded pre-loved clothes nito. Ibinebenta nito ang mga damit na pinagsawaan na nito online. Maganda ang misis niyang si Joanne. Marahil iyon ang dahilan kaya nagustuhan niya ang asawa. Dati itong katulong nila pero na in love at nagagustuhan sila sa isa't isa
kahit paayaw ng mamagulang ni Carlos sa babae. Marami siyang naririnig na hindi maganda tungkol kay Joa noon. Ngunit dahil mahal niya nga, ay tanggap niya anuman ang pagkatao ng asawa. Ibinigay niya ang lahat ng gusto kay Joanne. Kahit na ito pa yata, ang pinakamagastos na babae ay okay lang. Hanggat may pera sila ay okay lang. Ganoon kamahal ni Carlos ang asawa. Inaalagaan at ibinibigay niya ang gusto nito. Bata pa kasi ito at 22 lamang. Samantalang siya ay 32 na. 10 taon ang pagitan ng edad nila. Patapos na siyang kumain nang dumating ang dalawa. Nakita pa niyang inabutan ng misis niya ng pera si Basti. Marahil ay sahod nito. Nakahiga na silang mag-asawa pero hindi dalawin ng antok si Carlos. Mababa rin kasi ang itinulog niya ng hapong yun. Nilingon niya ang asawa at iyakap mula sa likuran. Naramdaman ni Carlos ang pangangailangan bilang lalaki mula sa misis. Napakabango kasi ng asawa niya. Medyo matagal-tagal na rin silang hindi nakakapaglaro ng apoy sa kama. Humaplos ng malambing si Carlos sa katawan ng kanyang asawa. Ramdam niya ang pag-iwas ni Joanne, pero nagpumilit pa rin si Carlos hanggang sa bumaba ang aplos niya sa pagitan ng hita ng asawa. Ano ba, Carlos? Inaantok na ako eh. Reklamo ni Joanne. Sandali lang tuhan. Namiss ko na rin talaga eh. Pakiusap niya pa sa asawa. Kahit napipilitan, ibinukas na rin ni Joanne ang mga hita para sa asawa at padabog na sinampay ang mga binti niya sa balikat ng mister. Sa puntong yun, ay tuluyang naabot ni Carlos ang rurok sa magandang misis. Mahusay kasi sa kama si Joanne. At kahit napipilitan lang, ay iba pa rin talaga ang karisma nito pagdating sa ganung bagay. Napabuntong iningan na lang si Carlos at napangiti sa tindi ng tinamasa. Labis na hingal at pawis ang natamo niya sa ibabaw ng kama. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Carlos. Ngunit nauna nang magising ang asawa niya. Paglabas niya ng kwarto, narinig niyang may nagsasalita sa guest room at boses ni Joanne yun. Kakatukoy na sana niya nang biglang bumukas ang pinto. Dahilan para magulat siya at mapaatras sa hagdan at nahulog siya paibaba. Tumama ang noon niya sa hagdan kaya nanlabo ang paningin ni Carlos at nawala ng malay. Nang makising si Carlos ay nasa ospital na siya. Wala si Joanne sa tabi niya. Tanging ang doktor lang ang naroon. Medyo nanlalabo pa ang paningin niya. Mabuti na lamang ay hindi napuruhan ng mata mo dahil kung nagkataon, maaari mo itong ikabulag, sabi ng doktor. Dahil sa sinabi ng doktor ay nagkaroon ng idea si Carlos. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang malaman at makita kung totoo nga na niloloko siya ng asawa niya. Kaya kinausap niya ang doktor na sumuri sa kanya. O ngayon, bulag ka na. Huwag ko nang pasaway para manumbalik yung paningin mo. Yun ang bili ng doktor. Napatungo na lang si Carlos sa sinabi ni Joanne. Nakauwi na sila sa bahay. Gaya ng plano niya, yun nga ang sinabi ng doktor sa asawa niya. Parantalian siyang bulag at babalik din naman ang paningin kapag hindi siya nagpasaway. Alam ko. Salamat Joanne. Pasensya na. Saad ni Carlos. Huwag nang humingi ng pasensya. Basta manatili ka na lang sa kwarto para makapagpahinga ka at mabilis ang recovery mo. Hindi naman tayo mamumulubi. Malakas ang water station. Ang mahalaga ngayon, gumaling ka. Maalalahanin naman talaga si Joanne. Normal sa kanya yun. Bagay na minahal din ni Carlos dito. Kaya nakakahinayang naman kung tama ang kanyang hinala. Ewan niya? Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya kung sakali na tama nga ang hinala niya. Lumipas ang 4 na araw. Tsaka palang naulinika ni Carlos ang nagaganap sa misis at sa boy nila. Isang gabi, iinom lang sana siya ng tubig nang marinig niya na naman na tila may nag-uusap sa kwarto.
Siya ang nagpagawa ng bahay na yun, kaya kabisado niya ang mga siwang. Kahit kumakabog ang puso, dahan-dahan na dumungaw si Carlos isang maliit na siwang na pinaglagyan ng pako. At doon, bumungad sa kanyang tanawi na hindi kailanman nanaisi ng kahit sino mang mister na masaksihan. Si Joanna, humahalinghing habang abot langit ang ngiting pinagsasawaan ng boy nila na si Baste. Walang tubig pero pilit na lumalangoy ang makiri niyang misis. Lumalangoy sa kiliti at taplos ng binata. Dagdagan mo ng kulay ube ha? Para masusahin ko pa, sagot ni Baste. Oo naman Baste, malakas ka sa akin eh, sambit ni Joanne habang hingal at yakap-yakap ang boy nila. Naunawaan ni Carlos ang malalim na lihim na relasyon ng kanyang pinakamamahal na misis at ang kanilang boy. Tangina. Napamura na lang si Carlos nang masaksihan ang lahat. Kung paano mapapikit ang magandang misis habang walang humpay na pinagsasawaan ng gwapo nilang boy. Masakit ang tanawin na yun. Ngunit nanatili si Carlos sa kinatatayuan. Nanatili niyang pinagmasdan at pinakinggan ang tila nababaliw na daing ni Joanne. Sira nga yata ang ulo niya. Hinintay niya pang makarating sa rurok ang dalawa bago niya buksan ang pinto ng kwarto. Lumayas kayong dalawa sa bahay na to. Nagulat sina Joanne at Baste. Kahit nagkagulatan na, hinanap pa ng mga tuwang suot at kasihod ang sinuot sa mabilis na paraan. Yung Baste, dali-dalang dinampot din ang pera na panay kulay ube. Carlos? Hindi ka bulag? Nagawa pang itanong ni Joanne. Hindi. Kinasabwat ko lang ang doktor para mahuli ang kataksilan mo. Sinasabi ko na nga ba? Kastig ni Carlos sa asawa. Pasensya na po, Sir Carlos. Matindi lang talagang pangangailangan ko. Hinging paumanhin ni Baste. Sorry, Carlos. Nadala lang ako ng tukso. Umahagol ko ang sabi ni Joanne. Pinalayas niya ang mga talipandas. Ngunit siguro nga, kapag may pinagsamaan kayo, mabilis na lalambot ang puso mo. Isang araw kasi, bumungad ulit sa kanila si Joanne. Mugto ang mga mata at may hawak na reseta. Ikaw naman kasi, mahina ka sa kama, kaya siguro humanap ako ng iba. Kung mapapatawad mo ako, mangangako akong sa'yo na lamang ako hanggang sa gumaling ako, Carlos. Hindi siya papayag na maulit ang nangyari kay Joanne at Baste. Hindi niya gustong makita ang asawa sa bisig ng iba. Pero galit siya. Dapat lang na magtanim siya ng galit. At bilang parusa, sa kama niya binuntun lahat ng galit. Lubay-bay si Joanne sa galit na si Carlos. Umaganang todo ang higaan nilang mag-asawa. Ang paningin nila ay kapwa na si itas na. Si Joanne ay walang angal na tinatanggap ang matinding parusa ni Carlos. Gusto niyang bumawi sa nagawang kasalanan sa mister. Kailan mo ako mapapatawad, Carlos? Tanong ni Joanne habang magkatabi sila at magkayakap. Hindi ko pa alam. Huwag mo akong tanungin. Hindi ko rin alam kung kaya kong magpatawad. Pagpapatawad. Sinasabi nilang hindi yun basta binibigay, ngunit mahal niya si Joanne. Walang duda. Kung hinihintay ni Carlos na mangyari ang pagkawalan ng nadarama niya sa babae, mukhang hindi na yon mangyayari. Sa tuwing nasa kama sila ni Joanne, at malayan niya nasisilayan ang mukha ng misis, nagagandahan siya rito at bumibilis din ang tibok ng puso niya. Pawis na pawis ka na, Joanne. Minsan po na niya sa asawa habang pinagsasaluhan nila ang isa't isa sa ibabaw ng kama. Ikaw din naman, honey. Malambing na sagot ni Joanne. Sa tuwing inaabot nila lang sabay ang rurok, halos mawala sa katinuan si Carlos. Dahil doon, hindi na niya namamalaya na nawawala na rin sa diwa niya ang nagawang kasalanan ng asawa. Patawad, Carlos. Mahal kita. Nag-init ang pakiramdam ni Carlos.
Sa inaabang araw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang sa kanila ni Joanne, sa inaabang ng mga nangyari, sa pagmamahal din ang tuloy at sa pagpapatawad. Nang mga sumunod na araw, naging bisita nila si Baste, kasama ang asawa nito. Nanalo raw sa sugal, kaya sinusori na ang mga nakamkam sa misis niya. Hindi naman kawalan kay Carlos ang halaga na yun, pero sa pagiging tao ni Baste sa paghingi ng tawad, tinanggap niya ang bayad. At hindi niya akalain na ihingi rin siya ng pasalamat dito. Nasa mga panahon na hindi niya kinayang tugunan ang pangangailangan ng misis, naroon ito. Sabi nga, ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Nagkataon man na ganoon ang naganap sa kanila, ayos lang. Sa dulo, nagkapatawaran din sila at mas tumibay sila ni Joanne dahil doon. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At salamat sa mga pakikinig. Sa mga gustong ipaalam ang naging reaksyon ng ating istorya, just comment down below, mga bebe.